Hindi kasha. Balik ako sa loob. Look at that. Yeah, running. Look harder. Wow. Here, you want me to do it for you? You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we're losing. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Hold hand. Luca, Luca, Luca. Luca, let's go. Luca. Luca, I'm here. Luca. I'm here. Hey. Hold hand. Here. Luca. It's 7 in the morning and gumagawa lang ako ngayon ng breakfast. I'm making some cinnamon rolls and my first cup of coffee. Habang tulog pa yung mga bata, ako naman sinasamantala ko na maraming matapos sa trabaho. When you work from home, time management is the key talaga. 10 a.m. nagising yung dalawang bata and si Luna ayaw niya doon ng cinnamon, so nagbagawa siya sa akin ng toast and some bacon. So yun yung magiging breakfast niya for today. And this is my second cup of coffee, guys. Pag nakita ko na okay na yung dalawa at kumakain na ng breakfast, ako naman balik ako sa office para magtrabaho. It's now lunchtime and for today's lunch, gagawa lang ako ng beef broccoli. Ginamit ko lang dito is red bell pepper, green bell pepper, some onion, some garlic, some broccoli, and of course yung ating steak.
Mga 30 minutes lang siguro to, saktong-sakto kasi umuwi yung asawa ko guys. Galing ng trabaho dito daw siya magla-lunch. Kaya ayan, nagmamadali ako dito ng sobra-sobra. Yung recipe pala, nakuha ko lang siya online. Tapos nag-grate lang pala ako guys ng ginger mismo dun sa beef. Tapos ilagyan ko ng soy sauce. To thicken the sauce naman, naglagay lang ako ng cornstarch, some water, mirin, and soy sauce. Tapos ayun, minix-mix ko lang. I think sobrang bilis ng pagsasalita ko dito sa ating voiceover. Pagpasensyahan nyo na mabilisan kasi guys yung video, kaya talagang sinasabayan ko. So ayun na nga, tinignan ko ulit yung recipe na ginagaya ko. Wala daw palang bawang guys. So ayun, nag-gisa lang ako dito ng onion. Tapos yung translucent na, inad ko na rin yung beef. Flip ko lang siya both side. Pag nagbabrown-brown na yung beef, naglagay na din ako ng pepper. Tapos nung medyo okay-okay na, nilagay ko na guys yung ating mga gulay, bell peppers, and then I also added the broccoli. Nung okay-okay na siya, inad ko na guys yung ating thickening sauce, and then halo-halo lang. Tapos ayun na. Okay na yan guys, nilagay ko lang siya for very very low heat hanggang sa maluto yung ating veggies. Gusto ko sa veggies is medyo crunchy kaya konti lang talaga yung pagluto na ginawa ko dito. And then ayan guys, naready kong una yung plato ni Mr. kasi gusto ko talaga siya na kumain muna bago umalis. And ayun, saktong-sakto naman kasi meron pa siyang 25 minutes left, so makakakain pa siya. And then ito naman yung pagkain ng dalawang bata. After namin kumain ng tanghalian, si Lucas naman is nag-nap na. And ako, balik trabaho ako, pero bago ako bumalik ng work, gagawa muna ako ng aking iced coffee guys. So ayan, naglagay lang ako ng ice sa cup, and then I added my iced coffee. Tapos naglagay ako ng gatas and I added some whipped cream. It's 1 p.m. so meron pa ako mga 3 hours sa work. Habang ako naman ay nagtatrabaho, si Luna is contento guys. Nanonood lang siya ng movie dun sa couch. I also gave her a little snacks para mas contento siya. After work, nagrelax lang ako ng few minutes with the kids. Tapos ayan, start to pick up the kitchen. Yan yung mga pinagkainan namin simula pa kaninang umaga at kayo ng tanghali na hindi ko guys nahugasan. Minsan talaga, hinahayaan ko na lang yan, hinahugasan ko yan after work o kaya after dinner. Load na rin ako ng laundry. Nagmamadali ako guys kasi maya maya lalabas kami mag-iina. And tinatry ko talaga na bago kami umalis ng bahay is malinis kayo sa bahay para pag-uwi namin, magre-relax lang kami and magre-ready for bed. Ito ang ating outfit of the day. Super comfy lang. Siguro magpa-flat lang ako. Si Luna and Lucas ready na rin sa utara guys. Paalis na sana kami kaso napansin ko yung living room, hindi pa pala masyadong malinis. Hindi naman madumi guys, yung kailangan lang tupiin yung blanket tapos i-put away yung mga toys na natira dun sa floor. Si Luna pala tinulungan niya din ako, nag-put away siya ng mga shoes na kinalat ng kapatid niya kanina. Merong playdate ngayon si Luna at si Lucas, yun yung aming pupuntahan kaya sobrang excited ng dalawang bata. As much as possible kasi guys, kahit na sobrang busy ako sa buong araw, busy sa work, and yung alam niyo yung halong solang time, pinipili ko talaga na magkaroon ako ng time na ilabas ko yung dalawang bata, lalo na ngayon at maganda pa yung weather dito sa amin. Bago pala kami pumunta doon, daan na muna ako dito sa donut place para bumili ng donuts para snackan nila mamaya-maya pag napagod yung mga bagets. Medyo matagal-tagal din kami doon kaya ayan, hindi na ako nakapagluto ng dinner. Dumaan na lang kami ng drive-thru para bumili ng aming hapunan. Si Luna, makita nyo naman na sobrang pagod na pagod guys. Pero okay lang kasi sobrang nag-enjoy naman siya. Sakto rin naman kasi kakauwi lang guys ang asawa ko galing ng trabaho. Medyo late na rin daw siya talaga nakauwi. So ayan, meron siyang special request kaya talaga napadaan ako ng drive-thru. Pagdating ko ng bahay, niready ko lang for bed yung dalawang bata. Tapos si Ms. Sarah sabi niya sa akin, may pinikap daw siya na package dun sa aming locker. And then pagtingin ko, yun na nga guys. Yung aking pinakahinihintay na in-order online. Mga Pinoy goods to guys. I think pangatlong beses ko lang na mag-order ng pagkain online. And natuwa talaga ako kasi dun sa tindahan ni ate, meron siyang cheesecake. Kaya talagang sinamantala ko guys. Bumili ako ng dalawang box ng cheesecake. Tapos meron din siyang pancit bato na ko. Sobrang tagal ko nang hindi nakakain. Oh well, actually kumain ako ng pancit bato few months ago galing kay Manay. So ayan, meron naman akong pancit bato. Tapos meron tayong bourbon na nabili and some potato corner na seasoning. Ayan, sobrang happy ako. Meron ding freebie si ate. And ito namang nakalagay dito sa nakabalot na to guys. Ito yung chili garlic oil ng Our Kitchen. Matagal ko na to nakikita online pero hindi ko alam kung masarap ba. So first time ko tong itatry. Sobrang nakakatakam kasi kapag may nakikita ko na kumakain ito, so ayan, gusto ko siyang itry. Matagal-tagal pa naman yung expiration kaya talaga makakain ko to. Yun na rin guys yung vlog natin for today. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on the next one. Bye-bye!